Yo, what's up guys? This is Enes Propanda at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng picture like a bro. So guys, ngayon ang gagamitin ko ay Adobe Photoshop 5.5. So ngayon guys, ito din gagawin natin. Direct to the point tayo. So, first, open nyo muna ng file na gagamitin mo or yung picture na gagamitin natin para ma-edit. So, meron ako ito yung hinanda, si sample. Ayan. Click OK. Then, lalabas na ngayon yung picture. Yung picture na yan, so, gawin natin siyang katulad nung pinakita ko kanina sa intro, gawin gagawin natin. Kung paano na ginawa yan. Ito na yung steps, ha? Guys, sundin nyo lang. Unang-una, click nyo lang itong picture sa gilid. And then, just press Ctrl-J. 1, 2. Dalawang beses. Twice. So, ngayon pupunta tayo dito sa layer 1 copy. Sa layer 1 copy, ang gagawin natin, pumunta ka lamang sa selection. Quick selection tool. And then, right click. Tapos, pili nyo yung quick selection. Kasi dalawa kasi laman yan eh. Magic wand tool. And then, quick selection tool. Doon tayo sa quick selection tool. So ngayon naman, ang gagawin natin, i-select lang naman natin yung part na gusto natin malinaw sa picture. Kasi magbublur tayo. Okay. Select natin to. Pasensya na kayo, picture ko yung ginamit ko. Kasi kung may ibang model ako dito, baka magalit sila. Baka sabihin nila, binabago yung picture nila. So ngayon, hindi man na-select natin. Tapos lumalag pa siya. Ang gagawin mo lang, hold Alt, press Alt button sa keyboard mo, and then drop ng negative doon sa cursor mo, and then i-deselect natin ngayon yung mga part na ayaw natin nakasama. Ayan. Ayan, ang dali lang. Side, side sa baba, and then dito banda. Then, zoom nyo lang. Tapos, kung perfectionist kayo, syempre, gumamit. So, kung gusto nyo pala, ano pala, ibahin yung size ng ng ating selection tool. Just, pindutin nyo lang yung dalawang bracket. Ayan, mag-aayos yung kanila. Yung size yung mga select natin. So, yan. Yung sila rin yan. Okay. Oops. Okay. So, hindi ko masyadong ka-perfect kasi sample lang naman to para idea naman kayo sa mga tools. Then, yan. Kung okay na siya, ngayon, pumunta ka ngayon dito sa Add Layer Mask. Just click that. Di ba? Makapansin yung magkakaroon dito sa gilid ng mask. Copy ng mask yan. Ano nga ba yan? Ito kasi itsura niya, no? Off natin to. So, yan. Yung mismo sinelect natin, siya, dyan mismo mapupunta yon sa Add Layer Mask. So, then meron tayo niyan. Ang gagawin lang naman natin, pumunta tayo ng layer 1. Sa layer 1 ngayon, pupunta tayo sa filter, and then blur. Pupunta sa blur, pupunta tayo sa blur box. Sa blur box, dito nangyayari yung yung parang meron siyang output ng pagka-blur sa image. So, ay mamimili kung gano'n ba kalabo. Ayan. Hindi ba kalabo? Kung makapansin niya mismo sa picture, nag-iiba na rin siya. Sumasabi siya mismo. Bale, meron na siya kagad na output na makikita nyo. Siguro, mga 27. Pwede natin yung 6. Okay, 24. Then, press nyo lang yung okay. Then, ayun yung resulta. So, pag ino-off natin yung layer 1 copy, picture niya. Bale, itong layer 1 kasi magiging background niya. Ito pinapatong lang natin ito. Ito si layer 1 copy. O, diba? Diyan pala, makikita nyo maganda na kaya yung effect, diba? Ito, kasi minsan, ginagawa ko kasi para mas maganda pa siya, diba yung just select the layer 1, pumunta tayo dito sa layers. Okay, let's go to the image pala. And then sa adjustment, black and white, select nyo lang yan.
And then, wala. Yan, black and white yung background niya. Naka-blur. And then, gusto mo, kung gusto i-adjust dito, kayo na kung bahala. Isa sa akin, for me, okay na itong ganito. And then, click okay. And then, yeah, tapos na kaagad siya. Diba? Ang ganda ng effect, diba guys? So, ito guys, pwede mo rin ituro to sa mga kaibigan nyo na gusto nyo feeling pro kayo, ah. Pero sa dapat kung feeling pro kayo, huwag kayo masyadong mayabang. I-share nyo rin yung mga talent na nakukuha nyo at ang natutunan nyo dito. So, guys, thank you for watching and hope na natututo kayo. So, keep in touch, guys. Like, share, subscribe. This is Pro Panda and thank you so much.